So last time, sinabi ko na sa video ko na kapag nawala na yung kahoy dito, sabihin malaki na yung nawalang lupa sa akin. So to give you guys an update, wala na yung kahoy ngayon, nalaglag na. Kinuha na ulit ng dagat. Gaya ngayon, sobrang lakas na naman ng alon. Makita niya ito. Parating. Yun. Tapos hahampas dito sa ilalim na to. Ngayon, nawawala na yung lupa. Kaya nalalaglag yung mga lupa dito eh. Dahil sa paghampas ng alon dito sa ilalim. Doon yung pinakamalala sa bandang yan. Nahukay na talaga ng alon doon. Itong buong side na to, papantayin mo to, lahat ito mawawala to. Dahil doon, sobrang laki na ang kinain doon. Lahat na ito mawawala yan. Good morning! Malakas ang alon ngayon, oh. Malakas ang alon dahil sa bagyo. Di ba, Lala? So today, ilan? 6 na 200. Dalawang metro. So today, ang plano, lalagyan na natin ng semento ito. Or at least, lalagyan natin ng slab dito. Wala pa yung mga wall paikot. Magbubuhos muna tayo ng semento. So kailangan ko ng 200 centimeters sa bakal. So yun yung magiging plano for today. Pagsesemento tayo. Lalagyan natin ang slab dito. Liliitan natin yung butas ng balon para mas marami pa yung walkway na magawa dito sa daanan na to. Hindi kagaya nito. Kunti lang yung distansya. Saan sa Jis? Kulay-kulay dyan. I mean dito sa 10mm? Ay, wala. Nangyari sa kuryente. Wala tang kuryente ngayon dito. Kaya nga. Wala pa yatang kuryente. Wala nga. Wala pa tang laghari sa bakal. Tapos sila naman, no? Saka pa naman tumahiming walang kuryente. Timing naman tong kuryente na to. Kapa nawala. Yun ah, to give you guys an update. May bakal na. Lalagyan na lang natin ng kahoy sa ilalim. Saka na ang simento.
Yan. Wala pa rin kuryente ngayon. Pero buti alam, meron tayong dibaterya ditong dibateryang laghari. Pero sa kahoy lang, sa bakal. Dahil grinder lang meron ako, pumunta pa kami sa hardware. Bumili kami ng laghari sa bakal. Talagyan na lang yan ng kahoy sa ilalim, plywood, pagkatapos nun, semento na. Ako naman nito, mamaya bubuhusan nito ng semento, hinuhukay ko yung mga sa poste. Di pa ako tapos sa dalawa pa. So yung ginagawa namin, hinuhukay namin yung paikot ng poste na mga, itong mga poste na to, mga kahoy na poste. Kasi nung ginagawa ko to, hindi ko muna sinemento, habi ko, sesemento ko na lang next time na pagbalik ko. So fast forward sa 1 year later, hanggang ngayon hindi ko pa rin nasesemento. So ngayon lang talaga, ngayon ko lang talaga sila gagawin. And natakpan na lang lupa yung mga hukay nila, kaya ngayon ito, nagpapagod kami maghukay ngayon para lang masemento namin ulit yung paikot ng kahoy ng mga poste na to. Tapos hanggang dito yung semento na yan. And then lalagyan ko ulit to ng papatungan ko ulit to ng waterproofing na coating, espalto, para mas tumagal tong mga pamoste na to. Yun, puputulin ko na lang to dito para masave pa yung at least kalahati ng lupa na to. Ay, kalahati ng kahoy, no? Nabulok na yung nandito. Lagay tayo ng suporta dito sa gitna. Just in case. Dito tapos, lalagyan pa natin ito ng hollow block sa pag next time na pagbalik natin dito. So ito ang mangyayari dyan, at least pwede mo na mapakan.